Iya, what's up mga Tromovich, kung malilupit ako nga pala ito, si Kamote! At meron na naman tayong balitang Tromovich! At yun mga Tromovich, kung malilupit, eh meron na naman tayong nasagap o napitik na chismis dito sa mundo na Tagalog, rap o hibaw dito sa Pilipinas! At ito yung ating ilalaan sa inyo, isa-isa, ito yung iba't ibang post ng mga artist o rapper dito sa Pinas, ha, mga Tromovich, kung malilupit. At dito, syempre, umpisahan na agad natin dito sa hari ng Tagalog rap na si Andrew Forte Espiritu. At ito yung kanya naging status, ha. Ito yung mga naging status ni Kuya Drew. Ang sabi niya dito, "It's always a very good experience visiting place here in hashtag Griffith Observatory, LA with our dear friend, MK Quintanar. We always appreciate your valuable time that you always share with us. Sabay puro heart. Hashtag Hollywood sign." Ayan, makikita nyo nga dito yung picture dito na mag-anak nila Kuya Drew. Mga Tromovich, kung malulupit, ha, yan yung naging status ni Kuya Drew. At ito, medyo marami pa to. Ito pa ang sabi pa ni Kuya Drew dito, ha. "And here we are together again. And so lucky to be invited by secret VIP room of hashtag Panko Hollywood. And doing photoshoots at Panko TV with my family as we sum hashtag Panko shopping with Panko founder Michael Becker." Ayan. "Thank you so much, Mike. It was really an awesome experience." Sabay puro heart emoji, mga Tromovich, kung malulupit, ha. At fanmaker Mike Panko. Ayan, makikita nyo nga dito, kasama na naman muli ni Kuya Drew itong si Michael Becker. Nandiyan sila sa Panko TV. Ayan, mga Tromovich, kung malulupit, ha. At syempre, ito, meron pa uli itong nakagay dito sa ano ni Andrew E. Worldwide o fanpage o page ni Kuya Drew. Ang sabi dito, "And again, a big surprise from the chairman of Pan at Pan Maker Mike, the hashtag Panko Pop 350 Limited, sabay puro apoy. And all these special ones that he gave my family, hashtag wow, hashtag amazing, hashtag happy now." Sabay emoji. At yan nga, makikita nyo mga Tromovich, kung malulupit, ha. Yan ay video. Ipi-play natin kung ano nga ba itong surprise muli ng chairman of Pan na si Michael Becker. Ha, mga Tromovich, kung malulupit. Ito, play na natin. Panoorin nyo. How about this special? Oh! 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 That's a special Freddy that's, you know, that I think it's, is that Black Panther? Oh, oh my God! Oh. Oh, I'm still good with your promise, with my promise too. I mean, like, there's no eBay, there's no eBay. Of course. Okay, there you go. Oh, look at that. Have fun always. Have fun always. And ABC, German ABC. Of ABC. Yeah. So, you know, I... Ayan na nga mga Tromovich, yun yung malulupit, ha? Nakita nyo naman kung ano nga ba ang regalo o surprise ni Michael Becker sa pamilya ni Kuya Drew. Mga Tromovich, kung malulupit. At ito pa yung naging status pa ni Kuya Drew, ha? Ang sabi dito, "Good morning, Manila! Hashtag welcome home!" Sabay
Aplag ng Pilipinas at MOD at makikita nyo dyan si Kuya Drew o ang buong pamilya ni Andrew ay nakauwi na o umuwi na ng Pilipinas. Mga tropa bits kong malulubit ha. Makikita nyo dyan sa litrato. At syempre napakomment dito si Blade 811 Dunggalo. Ang sabi dito ni Blade, stay safe and healthy Kuya Andrew Port Spirit 2 and hap and family. God bless you. Ayan nga ang naging status ha ng hari ng Tagalog rap na si Andrew E. Mga tropa bits kong malulubit ha. At ito, napunta naman tayo dito kay Kid Bungo. Ito yung naging status ni Kid Bungo, mga tropa bits kong malulubit. Ang sabi niya dito, ang tapang sa pose. Akala mo naman, may bayag. Tanga ka rin ano? Ayan, sa may question man, respeto mo, mukha mo. Ayan ang sabi dito ni Kid Bungo ng Markadong Bungo, mga tropa bits kong malulubit ha. At ito, punta naman tayo dito kay Carding Burdado. Ayan, ito yung naging status ni Carding Burdado sa kanyang Facebook o page. At ito, makikita nyo nga dito, si Carding Burdado kasama si Jouty. Ah, kumbaga nga, si Magkila, si Charlie Mac, yun nga, buong San Bakuta ay kasama niya dito. Pagkakala po, ito yata yung may pa-event. Ayan, kasama nga dito ni Carding Burdado. Ito yung naging status niya, mga trowel sumaluin. Ang sabi niya dito, ayun ang kaibahan namin, mga tol. From enemies until become friends. Niyakap lang naman nila ako pabalik, tinanggap at pinatawad sa may puso. Na una akong naghubad ng maskara simula nung ako'y nagpakumbaba. Pero yung iba, ayan ha, naghubad ng maskara, naging hudas. Ayan, bigla. Ayan ang sabi dito ha. Madali lang kausap ang mga kuya sa Dunggalo. Tatanggapin kanila ng lubos. Naranasan ko. Kaya masarap ang tulog ko, kaya tuloy-tuloy ang pagmamahal ko sa kanila pabalik sa may puso. Ha? Sabi dito ni Carding, nakita niyo logic mga tol? Question mark ha? Ayun ang pinagkaiba namin. Your friend may become enemy. Your enemy may become friend. Be Tesla. Ayan ha. Hashtag maximum respect. Hashtag salbakuta. Jouty. Kumbaga si Magkila. At saka itong si, ano nga, si Charlie Mac ng Salbakuta. Ito nga, buong kasama niya dito, ang buong Salbakuta nito ni Carding Burdado. At siguro, para lang sa akin ha, siguro yung tinutukoy niya yung pinagkaiba nila, ay siguro alam niyo na kasi yung tinutukoy niya dito na naghubad ng maskara. Ha, mga trolls, sumalabit. At naging hudas daw! Eh, nasabi dito ha, ni Carding Burdado. Kayo nang bahala ng mga trolls, sumalabit, sa naging status ni Carding Burdado. At ito, punta naman tayo sa death threat official. Ayan, mga tropa bits kong malubit ha. Ito yung naging post ng status dito sa death threat official, mga tropa bits kong malubit. Ang sabi dito, first time ko makilala at makausap si Mayora Sara. Ayan, kinantapan niya yung kanta ko. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ayan, alam pala niya. Soon to be aired by thanks to NDM Studios. Niel de Mesa, Niel de Mesa. Ayan, makikita nyo nga dito si OG Beware. Ayan, ha? At saka si Joe Hasla. Ayan, mga tropis kong malulubit. Ayan nga sa death threat official. Ayan yung naging status nila, mga tropis kong malulubit, ha? At ito, punta naman tayo dito kay Subal D ng Republican, mga tropis kong malulubit. Ayan, ito yung naging status ni Subal D. Ang sabi niya dito, kaya mo bang tumuloy sa rap music kahit walang sumusuporta? Question mark. Kung oo, artist ka nga. Magandang gabi sa lahat. Yan nga, makikita nyo dito si Shubal D. Ayan, ng Republica. Yan yung naging status niya. At ito, meron pa mga tropes kung malubit. At sabi pa ni Shubal D, kung usapang pangarap sa rap, matagal ko na nang naabot ang sakin. Ginagawa ko na lang to para lang maglibang. Masarap din naman na wasakin yung mga, ayan ang sabi dito ha, Pugad 3. Ako ay napasama ngayon. Abangan. Ito ha, nang naging status ni Subal D. At ito nga, aabangan natin na si Subal D pala ng Republican ay kasama sa Pugad 3. Mga tropa bits kong malubit. Yan yung naging status ni Subal D o ng ulo ng Republican. At ito, punta naman tayo dito kay Imuko ng Mananabas.
saya nga. E di naging status ni Umuko ng Mananabas, nasabi niya dito, Mananabas is back! Insert Balaraw Mananabas. Apoyan natin sa Monday sabay. Puro apoy! Kita kids mga iyakin! Hashtag Donggala Soldiers! Hashtag Tagalog Rap! Ayan nga mga tropa bitch kong malulubin. Eh, naglabas na nga ang Mananabas ng pinakabagong likha nila o track. At ito nga yung pinamagatan na Balik Eksena. At ito ngayon mga tropa sumalulubin, pakinggan natin. Mga parang batang iyake, nasa bastusan 1-2-3 ay aming kinain. Nakumpleto sa rekadong aming hinain. At sa basbas na kinagat nyo noong pinain. Sa mga producers na kuno at beatmaker, nagagawa ng hit tapos copyrights later. At inaguyod namin ang aming Tagalog rap eh. Kayo, anong meron sa Tagalog trap? That's crap, eh sa mga wak nyo din yung ginaya. Mga utak ng Pinoy, okay, tagal yung dinaya. May masabi lang na bago sa kits yung ginagamit. May sarili kaming tunog, wag nyo kaming idawit. Pag sinabi mong Donggalo ay tumatatak yan. Maririnig sa mga kalye at mga sasakyan. Kaya don't mess, kasi maiiwang pilas. Producer ka, marami ka pang kakainin bigas. Mananabas, at Donggalo umaapaw. Forget respect, yan ay aming kung malapit natin. Ito, punta naman tayo dito kay Panyero! E di naging status dito ni Panyero, mga tropa, bits kung malapit. Ang sabi niya dito, bumanat ka na naman ng kabobohan mo. Nice! Marami ka rin narinig sa loob, pero kahit minsan hindi mo yun maipagsasabi sa labas. Wala ka kasing bayad. Kaya duwag ang tawag dun. Bobo! Nang inang to, piling jika. Ayan, ang sabi dito ni Panyero. At ito pa, naging status pa ni Panyero, mga tropa bitch kumalubin. Ang sabi niya dito, Ranky Kulata, una sa lahat, wala kang PM sa akin. Saka asikasuhin mo na lang ang pamilya mo para mabuhay mo sila ng maayos. Ay! At sa'yo na naman, dandali yun. Ano sabi mo, huyo ako? May sarili akong bahay, sasakyan at sariling kumpanya. Ngayon, sino huyo sa atin? Hindi ko alam kung bobo yan o whatever man yan. Yun, makikita nyo dyan, mga trovers kumalwit. Tama, yung kasama nyo dyan. Huwag nyo na lang ako pansinin. Baka sumikat pa ako. Yan pa naman ang ayaw ko, yung sumikat. P.S. Ilapat na lang kamo yan ng mga tagapagtanggol nyong wala o bulok sa plano. Yan, mga tropis sumalbet. At makikita nyo nga dito, yung shiner ni Panyero na kumbaga nga iba't ibang mga post dito. At ito, basahin natin mga tropis sumalbet. Katulad nga nito ni Adrian. Ito, kumbaga nga itong si Adrian, pinos. Itong si, yung post ni Panyero, ha? Ito ang sabi ni Adrian dito, tingnan mo, naman halatang, yan, si Balas Ubas, nandun pa sa Donggalo, siya ay gusto nang mapaalis. Tingnan mo si Panyero, kung titira ka lang naman, ba't nakikita pa? Bobo yun, tawag, ikaw yung walang bayag, panyo, ganun yun, tanga. Yan ang sabi dito, ha, ni Adrian. Eh, ngayon, mga tropovits kumalapit natin, ito ba? Yung shiner pa ni Panyero, ito pa ang sabi pa dito, makikita niyo dito, si Dandan yun. Ang sabi niya dito, Payo, Yero, Huyo po. Ayan na, mga tropa sumalbet. At makikita nga natin yung iba't ibang iba't ibang comment, katulad ni RJ, malakas lang pag may fans. Ito naman si Antonius, pagka sinabi naman kung anong meron, di magandang nangyayari sa loob,
sasabihin wala namang respeto dahil privacy ng grupo yung naapakan. Pagka naman, talaga, mga stupid na tao. Stupid talaga. Ayan, ha? Sabi naman itong isa, hayaan nyo na lang yung isang yan. Sisikat lang yan pag pinansin pa natin. Boplax naman niyang papansin. Ayan, mga tropa pits kumbalwe. Ito naman itong si Rank Me. Ang sabi dito, at panye to ang tunay na may bayag, may respeto. Ganun yun, bobo. Basahin mo, PM ko, nang tayo na lang ang mag-usap. Ayan nga yung sinasabi ni Panyero na wala daw PM siyang natatanggap nga dito kay Ranky. Mga tropa bits kong malulupit, ha? At yan nga yun ang status. Siyempre, dyan sa mismong post na yan ni Panyero, may mga napakomment. Siyempre, mga tropa bits kong malulupit, ha? May mga napakomment dyan. Kagaya ni Jack. Sabi dito ni Puyo po, bakit ang pugi mo po? Ayan, ang sabi dito ni Jack. Ito naman si Dos Terrible. Ang sabi dito, mga kulang sa konyat, mga yan, panyero. Ako, PM nila para mamura ko sila. Ito naman si Annalyn, dandali yun. Umarangkada ka na naman. Kamutin mo yan para di ka magmukhang bisugo. Ayan, ang sabi dito, hindi ko na open eh. Pwede na kayo, ha? At ito naman si Kid Bumo. Sabihin mo, panyero, kita kids, para magkaalaman kung may bayag, sama na nila, yung idol nila. Yan yun. Mga trobes kumalabit, ang mga naging comment, ha? Diyan sa naging status ni panyero. At ito, punta naman tayo dito, kay Don Ruben Beats. At ito yung naging status ni Don Ruben Beats. Ang sabi dito ni Don Ruben, binalikan ko ang storya ko sa mundo ng beat making. Long pose. Ayan, ha? Ang sabi dito, alam nyo bang noon, walang pumapansin sa beat ko. Pangit, wak, pangjeje ang gawa. Personal ko na naririnig yan, ha? Ayan, ha? Alam nyo bang noon, kung kani-kanino ako nagpasa ng beat? Uy, sir! Si Don Ruben po ito, isang beatmaker. Sana magustuhan mo ang mga beat ko. Pero sin, walang reply, walang pansin. Alam nyo ba noon, kung kani-kanino akong grupong nagpasa ng beat? 2018 to 2020, kahit kaninong grupo, kung kani-kanino ako nagpasa na sana collab lang po, ganon na, uy sir, baka magamit nyo yung beat ko. Ayan, alam nyo ba noon, wala akong FB, puro IG or email ako kumukontak sa mga rappers. Gusto ko kasi na di nakikita identity ko, nakatago lang ako, pangalan lang ang maririnig dahil nakakapagod mahusgahan. Ayan. Alam nyo ba noon, ilang beses akong nireject sa mga sikat na pinasahan ko noon kasi proud ako sa gawa ko at libre yun, walang bayad. Alam nyo ba noon, ang dami kong rapper na hinahawakan kahit di ako kausayan, mabigay lang best ko sa music nila. Pero isa-isa silang nawala at naglaho pagkatapos, pero okay lang. Hanggang sa na-discover ako ni Crazy G Donggalo, PF Pro 2, 2020, at binigay sa akin yung mga di ko pa deserve na pagkakakilanlan. As in, mga artist ng Donggalo Records ang naka-appreciate sa akin. Hindi lang sa beat making, kung ang tingnan nila sa akin, yung dedikasyon ko sa likha ko, at pagtulong ko nang walang kapalit at walang pera na halo. I-appreciate nila ang masterpiece ko. Kaya mga kuya, sobrang salamat. Kilala nyo na kung sino kayo. At di mawawala dito, hindi lang sa beatmaking. Pati yung pag-rap ko, tinanggap nila. At sinuportahan ako. Hanggang sa mapansin ako ni Kuya Ron Paras. At ipinasok ako sa SAGPRO. Napansin ni Baste Donggalo ang mga artwork skills ko. At si JK Ibarra Donggalo at Drex Galindez yung kakayahan ko sa pagsulat. Kaya mga kuya, taos pusong pasasalamat. At pinapasok ako at tinanggap ni Shubal D. Republican sa Republican Empire. At buo nila akong niyakap sa loob. At pinagkatiwalaan din beats ko noon. Lyra Harry at Joshua Campo nila.
salamat po. Ayan, sabi dito ha. Mensahe sa lahat. Oo, lumabas ako para tumulong sa mga baguhan. O dati yan, salamat sa respeto niyong ibinigay sa akin. Babawi ako. Sobrang salamat lalo na sa mga bumuo ng SND, Sub Pro at Republican Empire. At lalo na din sa mga rappers na di nakakalimot sa akin. Salamat sa inyong lahat at walang humpay na lakas ang ikakalat natin. Salamat sa musika nyo, pinakamabisang sukli nyo na yan sa akin. Priceless. Ayan. Palagi kayo mag-iingat at sobrang salamat po talaga. Kung ano ang mission ko, na kwento ko yan sa interview ko kay Kenshin Himura. Kuya, salamat sa pagkakataon. Salamat sa mga nakasuporta sa akin. Salamat sa naniniwala sa akin. Salamat sa inyo. Marami pa akong dapat pasalamatan at salamat din sa'yo, Kems Rap and Beats. Alam mo yan, yun sir, kung bakit sobrang salamat sa inyong lahat. At saka dito, CYP, Francisco, John Hezarza, at yun nga, mga trots kong maribit, Don Ruben Beats. Ayan nga yung naging status ni Don Ruben Beats. At ito nga yung long post niya, talaga namang grabe to ha. Kumbaga nga eh, ayan nga, dahil sa post niya, at ito, may makikita pa dito na para mga ginagawa dito si Don Ruben Beach, kung ano man yan. At ito, siyempre, may mga napakomment dyan. At ito, napakomment si Crazy G, God bless you more, my brother, Don Ruben Beach. Mahal ka ng buong Pampanga's Finest Production. At siyempre, ito si Don Ruben Beach, eh, ang sabi niya dito, ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi kabawasan sa pagkatao. Kaya maraming salamat po. Ayan, ha. Ito naman si Dos Terrible. Salamat, Idol Don Ruben Beats. Ito naman si Pam Reyes. Hashtag love and respect to you, Don Ru. God bless. Ayan, nga yung naging status ni Don Ruben Beats. Mga tropa beats kong malabit. Grabe yun. At alam niyo naman kung gaano kalupit at kabangis niyan ni Don Ruben Beats. Kaya talaga sobrang respeto tayo dyan. At yun mga tropa sumalabit. Punta naman tayo dito kay Pedrong Bungo. Ha? Siyempre sa Markadong Bungo. Ito yung naging status ni Pedrong Bungo sa kanyang Facebook o page. Ang sabi niya dito, putra guest, anong respeto? Ay, ibang klase magpapaling harap mo. Ahas! Sa may emoji na tumatawa at ahas. Huwag mo hingin ang isang bagay sa iba na alam mo namang nawala ka at kailanman di mo naibigay ng tunay. Kaya kanila langaw eh. Ayan ang sabi yan ni Pedrong Bungo. At ito pa, medyo marami rin to. Ang sabi dito ni Pedrong Bungo, sige na rin kung may anomalya sa loob, bakit di mo ilabas? Sabay emoji. Gawa na naman ang kwento para may maipaksa sa laos mong galaw. Yun yun, ang sabi ni Pedrong Bungo. At ito pa, naging status pa niya. Huwag mong idaan sa post. Sige, ilabas mo at patunayan, tapos sagutin mo lahat ng mga pinaratang ko sa'yo na niloloko mo, asawa mo, tapos tagtad ka ng utang at may salto, tapos yung kahit ilas mo na yung mga nalalaman mo sa loob na pinagsasabi mo. Yan ang hamon ko sa'yo. Real talk. Tapos kailan yung sinasabi mong paskulungan? Abnoy! Para naman may maniwala sa'yo. Ayan yung naging status ha ni Pedrong Bungo ng Markadong Bungo. Mga tropa bits kung malulupit. At ito, punta naman tayo dito kay BJ Prowell ng ano ha, ng Baby Boys. Ang sabi niya dito, dati usapang inuman lang, ngayon usapang business na. Ayan na ha. Ayan, makikita nyo yung litrato ni BJ Prowell ng Baby Boys. At ito, punta naman tayo dito kay Romano Oman B. Baesa. Ang sabi dito ni Kuya Oman, tapos na ang beat. Kung sino ang beat artist, i-PM ko. Sure po, all star to. Ayan, tatlong daliri. Part 2. Beat? Question mark ha. At ito, siyempre, napakomment niya si Estilo 811 Garland. Bam! Ito naman si Rosario Villanueva. Yes! Ayan. At kumbaga nga ito ha. May aabangan tayo dito kay Romano Oman B. Baesa na pinamagatang tatlong daliri. Part 2. Ayan. All star daw to mga trowabits kong malulupi. At ito, punta naman tayo dito kay Archie De La Cruz. O kay Plo G. Ang sabi niya dito, di ko alam paano nangyari to lahat. Ayan ha. At
pakikita nyo nga dito yung mismong chinel niya na nakalagay dito, Blow Geese, Ibok Adarna, Pit Glock 9 has won the Wish Hip Hop Song of the Year Award. Ayan nga, mga trawabis kong malupit ha, na Blow Geese, Ibok Adarna, Pit Glock 9 has won to the Wish 107.5 Hip Hop Song of the Year Award. Ayan nga, mga trawabis kong malupit ang nanalo. Eh, ito nga itong si La Plogi at si Glock 9, yung kanilang kanta na Ibong Adarna. At sila ang nanalo dyan sa Wish 107.5. Ayan mga trolls kung malupit ang naging status ni Archie de la Cruz. At ito, punta naman tayo dito kay Mike Cosa. Mga trolls kung malupit, ang sabi niya dito, Greed Music. Ayan mga trolls kung malupit, makikita niya yung litrato ni Mike Cosa at saka ni Aplik G. At ito, meron tayo dito freestyle nila. Pakinggan natin. Hey guys, araw-araw na babangon at kumikilos. Tega ang pangarap ko, hindi matatapos. Kompleto ang rekado at mga sakap. Kalupitan namin na hindi na ang sarap. Hindi na ang sarap, hindi na kami taghirap. Ganyan talaga ang mga taong may pangarap. Kasi tuloy-tuloy kami sa buhay. Yung mga black and white, aming kinukulay. Yan, kinukulayan. Ayoko nang halaman. Pero kailangan ko dito na patunayan. Aakuyan lahat magali at lansangan. Para dito lang sa kaliwat sa kanan. Kaliwat sa kanan, kayo ay mag-ingay. Pag mayaman na kami, lahat kami mamimigay ng mga pagkain sa mga may kailangan. Ganyan talaga kami sa larangan. Nagalingan na araw-araw para magkapira at umaman. Para itong kami humihilera. Pero may mabuna, tuloy lang ang kamera. Teka para magkasuot ng kobra. Kobra sa dibdib, nakikita nyo ba yung mga gintong sa leeg? Hoy, pinaghirapan namin yan, di namin hiningi. Ganyan kami, hindi kami mahilig sa pingin. Hoy, mga letra na ito'y walang katumbas. Kaya ako nakabili, mabibigat na kwintas. Pero sa dali lang muna, hindi pinapalagpas. Pangarap ko, at salamat nga pala sa taas. Salamat sa taas, nagbigay sa amin ng pahina. At nakabili na ng mga malaking makina sa labas. Pag nakita nyo yung mga kotse, ganyan talaga, ready na kaming bumiyahe. Hoy, ilang araw na lang matatangay. Bibili ko na ng bagong bahay tong si Inay. Teka muna pare, huwag ka nang mag-iingay. Kasi sa amin ka na lang sumabay. Sa amin ka sumabay, nasa amin yung papel. Pagbalik nyo Mike, may matibay na napader. Yan, kasi meron tayo dyang kubo. Pwede tayo dyan kahit na maghubo. Dati puro lasteng, pasuka-suka sa semento. Ngayon ay bumibilang ng pera at dokumento. Mga papel list dito sa brown envelope. Teka muna, kapag puno na daw ang salok. Salok, eto na kami. Teka lang, para bang kami-hami. Kung dati na kami nagbibilang ng tupa, ngayon binibilang namin libo-libo pera. Bawal na magbilang ng bariya. Bibilang ng papel na de la cuarta. Teka muna, nag-uumapaw. Mga letra ko ay talagang nag-uumapaw. Nag-uumapaw, ganyan talaga. Kakakain ko lang ng palaba. Kaya nag-iinit ako sa kwarto. Tignan nyo, diretso na sa kwadro. Kwadro, habang ako dito lang sa kwarto. Kanina pa kasi doon nakadikwadro. At yan mga trolls, sumalubid ha. Napakinggan na natin. Yan nga yung freestyle ni Mike Cosa at saka ni Pliggy. Mga trolls, sumalubid. Yan naging status ni Mike Cosa. At ito, punta naman natin ito kay Drex Galindez o kay Drex Lila. Sabi niya dito, mamayang 10 a.m. Pinas time. Bye! Duck Speech! Ayan ha, mga trolls kung malulubid ha. Ayan nga yung pinakabagong likha ni Drex Lila. At ito, pakinggan na natin.
inyo na. Nandiyan sa description ko yung mismong link nito ng bagong likha o bagong labas ni Drex Galindez o ni Drex Lira. Siyempre, Dunggalo, mga tropas kong malupit dyan. Susugin nyo na para mapakinggan nyo yan ng buo. At ito, punta naman tayo dito kay Daryl Ruiz o kay Skastak Lira. Sabi niya dito, tanggap ako ng regalo ah. Sa 16 pa naman. Eh, kaya nga yung naging status ni Daryl Ruiz. At dahil nga meron ang birthday yata nito, eh ngayon 16. Kaya yun nga, nakatanggap daw siya ng regalo. At yun mga trolls, malamit, punta naman tayo dito kay Tokwa ng 9mm. At ito nga mga trolls, malamit, eh meron mabigat na mensahe itong si Tokwa ng 9mm para dito kay Balasubas o kay Rentaro, mga tropes kung malulubad. Pakinggan natin kayo na umusga kung ano masasabi nyo dito sa sinasabi o naging pahayag ni Idol Tokwa. Yo, what's up? This is Tokwa of 9mm, the new leader of Kane and Kilas. Meron na naman akong nababalitaan. Meron na naman ako na sagap na impormasyon tungkol dito naman kay Balasubas. Si Balasubas, okay yan. Magaling yan. Talagang para sa akin, talagang marunong respeto sa mga old school nung una. Kasi nabasa ko at saka narinig ko, napakinggan ko yung mga comment yan, na mga kuya yan, na hindi, na ayaw masapawan. Hindi siya ganun, pare. Maniwala ka sa akin, hindi ganun yan. Kasi rito sa hip-hop, pare, wala ritong ano na sinasabi mo, oh, naiintindihan kita, ang upahan ka na may pamilya ka, naiintindihan kita doon sa mga pinagsasabi mo dyan. Naiintindihan kita kasi may mga pangangailangan ka sa araw-araw. Kasi unang-una, syempre, kailangan mo yan. Lahat naman tayo kailangan. Kaso nga lang, dito, pag pumasok ka sa hip-hop industry dito, kung mahal mo ang hip-hop, kung mahal mo ang kultura, hindi mo pangangarapin kumita para doon sa, para pagkakitaan ang hip-hop. Kasi mahal mo nga eh, di ba? Parang ako, hindi ko naman pinagkakitaan ng hip-hop, kailan ba ako kumita sa hip-hop? Hindi ko pinagkakitaan. Ako pa nga mismo gumagastos at saka nag-aambag. Ako nagpo-produce kahit alam kong minsan, kahit alam ko na hindi ako kikita eh. Diba? Ganun lang yun. Ang pangit na kasi na sinabi mo roon doon sa ano ah, na parang ang sinasabi mo kasi ano na, hindi matanggap ng mga kuya, hindi matanggap ng mga kuya na masapawan sila. Hindi ganun pare. Mali yun. Ako nga, unang-una, naiintindihan kita. Naiintindihan kita doon sa ano, sa pangangailangan mo. Pero parang ang pangit naman nun. Balasubas, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Pero huwag ka na sana magbabanggit ng mga ano, ng mga sa mga masasakit na salita. Hindi kita inaano. Kahit pa paano, magaling ka. Magaling ka para sa akin. Kumbaga, may future ka. Kaya kaya mo magsulo. Respeto pa rin sa iyo. Hindi ko lang matanggap doon yung doon sa ayaw masapawan ng mga kuya. Tinutuwid ka lang nila kasi pag pumasok ka sa hip-hop industry, handa ka. Kung mahal mo ang kultura, hindi mo kailangan dito ng kumita ng pera. Kung mahal mo ang kultura, kung mahal mo ang kultura, mahal mo. Yun lang yun. Diba napagtiisa mo nga ng mahabang panahon na nandyan ka, diba? Ngayon, kahit pa paano, tanawin mo pa rin ang utang na loob. Kung hindi mo sinabit yung pangalan ng Dunggalo, wala ka dyan sa kinalalan dyan mo. Mga trolls kong malupit, napakinggan na natin ang mismong hinaing o yung sinabi dito ni Idol Tokwa ng 9mm, mga trowa bis kong malubed. Yan nga, para yan kay Balasubas o kay Rentaro. Ay nang musga dyan kung ano nga ba masasabi nyo kay Tokwa o dyan sa kanyang hinaing o pahayag para
para dyan sa iniidolo nyo na si Ren Taro. At yun mga taga-sumalilupin ha, dito ko natataposin ang ating balita. At yun mga taga-sumalilupin, ibabalik na lamang ako pag mayroon na muli tayong napiti o nabasa o narinig o nakita na iba't ibang post ng RPG sa mundo ng Tagalog Bravo yung Zubilipinas. At yun mga taga-sumalilupin, ako nga ulito si Kamote Wani, ingat kayo dyan palagi ha. Dito lang ako, sila lang kayo, basta ingat kayo palagi at Chobi! Simon! Pero sorry pala po, sa'yo'y hindi nananabik ang isang Judas kailan.